May mga taong akala mo'y mabait sa'yo, yun pala'y tutuklawin ka na kapag ikay tumalikod na. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Isang araw, habang nasa bahay nila itong si Charlotte, ay nagkayayaan ang pamilya nitong mag-shopping para makalabas man lang ng bahay nila kahit papaano ang mga magulang nito, at kumain sa labas pagkatapos. Ngunit, nang matapos na ang pagsa-shopping nila'y naantig at naawa ang kalooban ng ama nitong si Charlotte sa isang pulubing batang namamalimos sa kanila. Ginawa ng ama niyang kausapin ang batang iyon at napag-alaman nilang Doray ang pangalan nito. At nag-iisa na lang siyang binubuhay ang sarili niya sa pamamagitan ng pamamalimos. Sa araw na iyon ay iniwan nilang masaya ang batang pulubi, bitbit ang mga pagkaing binigay ng pamilya nitong si Charlotte. Kinagabihan, ginawang kausapin ng ama niya itong si Charlotte. Anak, naalala mo ba yung batang yun kanina? Sambit ng tatay Fredo nito. Oo naman tay, huwag mong sabihing plano mo na namang ampunin yung batang yun. Pabirong wika naman ng anak nito. Oo sana anak, naaawa ako sa kalagayan niya at sa magiging kinabukasan niya. Patuloy na wika ng ama nitong si Charlotte. Kung yan ang gusto niyo tay ay, wala pong problema sa akin yan. Basta ikakasaya niyo. Pero subukan po muna nating alamin ang background ng batang yon. Pumayag naman itong si Fredo sa suwisyon ng anak nito. At kinabukasan nga, ay ginawa nga nilang alamin ang katauhan ng batang yon sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong sa lugar kung saan nila unang nasilayan yung bata. At doon ay mayroong nakapagbigay sa kanila ng impormasyon na nag-iisa na lang ang batang yon simula nang pumanaw ang mga magulang niya sanhi ng isang aksidente. At dahil sa ayaw niyang iwan ang kinalakan niya'y ginawa na lang ng mga residente doon na araw-araw itong bigyan ng kanyang pangangailangan. Sa puntong yon ay mas tumibay pa ang pagnanais ni Fredo na makausap ang batang yon at maampon. Ginawa nilang mag-abang pansamantala sa lugar kung saan nila unang nakita itong bata. At hindi nga sila nabigo nang makita nila ang bata na iyon doon. Ginawa nitong si Fredo na lapitan ito siya para kausapin. At dahil sa naalala ng batang iyon, itong si Fredo na siya ang nagbigay ng maraming pagkain sa kanya, kaya hindi na ito siya nahiyang humarap sa kanila. Naging maganda ang pag-uusap nitong si Fredo at ang batang si Doray. At nagawa nga niyang makumbinsi itong si Doray na sumama sa kanila. Simula sa araw na yon, ay ginawa ng pamilya nitong si Fredo na i-welcome sa pamamahay nila itong si Doray. At tinuring nila ito siyang kaparte na ng pamilya nila. 2 buwan pa ang lumipas at kinakailangan ng bumalik ng ibang bansa itong si Charlotte dahil sa demand sa trabaho nito. Masaya ito siyang iniwan muli ang pamilya niya dahil sa baon niyang magandang alaala. Kahit na umalis na itong si Charlotte, ay tuloy pa rin ang sayang na darama ng mga magulang niya dahil sa pagdating ni Doray sa buhay nila. Hanggang sa lumipas ang 10 taon. Hanggang sa pagtalaga nitong si Doray, ay hindi niya iniwan ang mga magulang nitong si Charlotte. At ginawa niyang ibalik sa kanila ang kabutihang loob na ibinigay ng mga ito sa kanya. Ginawang alagaan ni Doray ang ngayoy uugod-ugod ng si Fredo at ang asawa niyang si Lisa. Ngunit bigla na lang nagbago ang ugali nitong si Doray nang di inaasahang mabasa niya ang diary nitong si Fredo na kung saan ay nakasaad doon ang detalye
ng pangyayari kung paano niya aksidenteng nasagasaan ang mga magulang nitong si Doray. At nakadikit pa sa pahinang iyon ang pinunit na piraso ng dyaryo ng larawan ng pangyayari. Labis ang iyak nitong si Doray sa mga sandaling iyon. At dahil sa nangako siya sa yumaong mga magulang niya na ipaghiganti niya ang mga ito, kaya't mas nangibabaw ang galit sa puso nitong si Doray. At dahil sa galit itong si Doray, ay nagawa niyang pakainin ng panis na pagkain ang dalawang matanda. At ginawa niya iyon araw-araw sa loob ng isang buwan. Hanggang isang araw, habang pauwi itong si Doray galing sa kanyang pamamalingke, ay nagulat siya nang may papaalis na ambulansya sa bahay nila. At lulan doon itong si Fredo at Lisa. Sa puntong yon, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib itong si Doray. At hindi niya namalayang dumadaloy na pala ang mga luha nito. Nagsisi itong si Doray sa mga sandaling iyon at iyak ng iyak sa kasalanang kanyang nagawa. Ginawa nitong si Doray na magmadaling puntahan ng ospital para alamin ang kalagayan ng dalawang matanda. Habang papunta siya doon, ay palakas ng palakas ang tibok ng puso nito at walang tigil ang kanyang nadaramang kaba. Dahil sa nakonsensya rin itong si Doray sa ginawa nito. Pagkarating niya ng ospital, ay wala siyang sinayang na sandali at nagdali-dali siyang pinuntahan ang kinaroroonan nitong si Fredo. At nang makita na niya ang dalawang matanda na nakaratay sa higaan, ay labis ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa at ginawa niyang yakapin itong si Fredo. At marahan na binigkas ang mga katagang, "Tatay Fredo, patawarin niyo po ako ni Nanang sa nagawa kong kamalian sa inyo. Tatanggapin ko po ang kung anumang kaparusahan ang ibibigay niyo sa akin. Patawad po." Matapos na bigkasin iyon ni Doray at nang aalis na sana ito siya, ay nagulat siya nang bigla na lang hawakan itong si Fredo ang kamay nito. At marahang nagsalita ito siya, "Doray anak, wala kang kasalanan dahil kasalanan ko ang lahat ng to. Patawarin mo ako, Doray, kung nilihim ko sa iyo ang nangyari sa mga magulang mo. Natakot ako sa mga sandaling yon at di ko alam kung anong gagawin ko, kaya pinili ko na lang na ilihim ang nangyari. At natakot din akong baka magbago ka at mawala ka sa piling namin kapag nalaman mo ang katotohanan. Doray, patawarin mo sana ako." Matapos na bigkasin iyon ni Fredo, ay napayakap sa kanya itong si Doray at sabay silang nag-iyakan. Simula sa araw na yon, ay nagkapatawaran ang dalawa at mas tumibay pa ang kanilang pagsasama. At sa kasalukuyan, ay pinamamahalaan itong si Doray ang tinayo nilang maliit na negosyo kasama ang mag-asawa. Mga ka-explorers, may mga taong kahit gaano pa kasakit ang kasalanang nagawa mo sa kanila, ay nagagawa pa rin nilang magpatawad. Kaya huwag po nating sayangin ang mga pagkakataong binigay sa atin.